Isang recipe na naman ang aking gustong ibahagi sa inyong lahat. Hello and good day. Mayroon akong piniprito ditong salmon head. Join me guys dahil gawin nating napaka-tasting recipe ang ating lulutuin sa araw na ito. Yan, habang tayo ay nagpa-fry dyan, mayroon tayong another ingredients na i-prepare. Mga simpleng sangkap lang ang ating gagamitin dito. Yan, meron akong malaking cabbage. One whole cabbage ang ating gagamitin. And then, cut natin yung ganyan. Din tayong clear chicken broth. So join me kung paano natin gawin yan guys. Yes, magluluto tayo sa clay pot. Clay pot ang ating lulutuan. Meaning, nagawa tayo dyan ng braised salmon head and cabbage. Ayan. I-arrange lang natin yan hanggang sa hindi pa naman okay yung ating salmon head, pero pakuluan na natin ito hanggang sa mag-shrink in o kumulpit na. Kasabay niyan, lagyan na natin siya ng one whole can ng chicken broth natin. Yan, isang buong can ng ating nilagay. Cover muna natin and abangan hanggang sa maluto. So yan ang ating salmon head na okay na ito. Ayan, diba? Napakasarap yan. Pero gawin pa natin yung lalong sumarap dahil sa another style na ating gagawin. Okay na ang ating isda, pero di pa natin pwedeng malagay dahil overflow pa ang ating gulay dito. So, abangan natin may space ang ating piniritong isda dyan. Silipin natin kung ano na ang lagay ng overflow. Overflow. Bundok-bundok na vegetables natin kanina. O yan. Pwede na natin i-add ang ating. So, diba yan ang ating piniritong isda? Talagyan pa rin natin ng piniritong, ano ito eh? Skin tofu. Skin tofu. Pwede na natin i-add on, i-arrange at hayaang kumulo-kulo siya hanggang sa lumabas ang kanilang mga katas. Diba kanina ang ating vegetables is dummy? Ngayon, nag-shrink in. I-add natin ang ating yan. Sarap yan. Kasya ba? Of course, kasya. Grabe ang ating ulam ngayon. Kompleto at masarap.
Ang saya. Sama nga natin kung ano ang kanyang ending or abangan nyo kung gaano kasarap ang ating dagdagan natin ng one radish. Small radish. Yan ang pinaka tasty broth sa bao natin. Sarap. Nakikipok kami na masustansyang sabaw. Meron kami yung tig-iisang sausage. I-add natin yan dyan. Pag soft ng ng ating radish and ready to eat na tayo. Mamaya na natin timplahan. Ayan. O, diba? Sarap! Cover. In the same time, meron tayo dito sinisteam na dalawang pirasong sausage. Yan ang aming magiging ulam. Balikan natin, check out natin after 30 minutes na pagpapakulo natin dyan kung ano na ang lagay. Tikman at tiklahan. Oh, ang bango niya, guys! Super good! Check out. Tikman natin kung ano na ang taste. Lagyan natin ng black pepper. Yan. Sana nagkaroon kayo ng idea sa very tasty recipe na ating ginawa dito. Lambot na ang lahat. Napakasarap ng amoy niya. Yan. Take. Check. Dito na ako mag-e-end. Init. Thank you for joining me again sa aking fish head soup recipe. Napakalinam-nam at napakalasa nga din naman. Keep us all safe. God bless and happy eating kami dito. Salamat ulit.